Okay guys, what's up? So, today I'm gonna show you kung paano ko i-edit yung mga YouTube videos ko using Premiere Pro. It's just so happy na yung pamangkin ko meron siyang project sa TLE. Ano pa lang siya? I think grade 5. Ang project nila is mag-vlog. So, I'm gonna take advantage of that. Then, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pag-e-edit ng videos. Natuwa lang ako dahil nung mga kasing edarang niya ako, yung TLE namin, ang ginagawa namin is magsulsi, magtahe. Isipin mo yun, yun yung project nila. Magbablog. Ayos, di ba? Kasi ang vlog niya is all about kung ano yung gagawin niya for today. Just so happy na yun nga, kakain kami sa labas, mga McDonald's kami. Lahat yun ire-record ko, pati yung mga gagawin niya for this whole day. Until pati yung paglaro niya sa aso, so i-edit natin siya. Sana magustuhan niyo yung gagawin kong video. So, ayun. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa, ha? Sana ma-enjoy niyo yung gagawin ko. And sana makatulong din siya sa inyo pagka gumagawa ka ng YouTube content or kung gumagawa man kayo ng mga travel videos niyo. Disclaimer lang guys, so hindi po ako professional na photographer or videographer, so bear with me. Kung may mga isasuggest kayo, open naman po ako dyan. So, thank you in advance kung meron po. And then now, aalis na kami dahil pupunta na kami sa McDo para mag-breakfast. What's up guys? So, dito guys, niready ko na yung mga dapat ilagay ko sa vlog nung pamangkin ko. Okay, turo ko na sa inyo yung mga parts tsaka kung saan ako naglalagay ng mga clips, mga sound effects dito sa Adobe Premiere. Okay, dito sa part na to, it's Caitlin's Vlog. Yan, pinangalanan ko siya. Kita niyo po. Dito ko nilalagay yung mga videos tsaka yung sounds na gagamitin ko for background music and mga sound effects. Dito naman sa taas, usually pag kunyari, pipili ako ng video, okay? Kunyari, itong aso namin, si Panda. Dito nyo makikita yung pinili nyong clip, pwede siyang i-play para makita nyo yung itsura nya. Yan, dyan ako pumipili ng mga clip na ilalagay ko sa aking timeline or yung mga sinasama ko sa vlog or sa videos. Tapos, itong part na to, nandito yung tinatawag nating timeline. So, meron siyang dalawang sections. First section niya is itong V1. V1 pataas, V1, V2, V3, V4. Diyan ko po nilalagay yung mga video clips, yung mga B-rolls na ginagawa ko. Sa baba naman is yung audio o yung mga sounds na ginagamit ko for para dito sa video na ginagawa ko. Ang ginagawa ko dito is magdadrag ako na, for example, sounds. Gagawin ko po is idadrag ko lang siya dito sa, may kita nyo dyan na yung kung saan nyo nilagay yung sounds for your background music, for your vlogs, for your videos. Delete ko na ulit. Ganun, same thing din pagka naglalagay kayo ng videos. Sample. Ito ulit yung aso namin. Ang kailangan nyo lang gawin para malagay itong clip na to is ito, i-drag nyo lang itong video na to, lagay nyo sa timeline, kasama po dyan yung sounds dun sa video or sa video clip habang nag-play siya. Okay, kasi kasama na siya sa clip.
By the way guys, ito na pala yung video. Nalabasan nung video nung pinsan ko. Okay. Nailagay ko na po lahat nung clips nung clips and videos, pati yung audio niya. Yan, may, dito nyo pala makikita sa screen na to yung mga pinaglalagay nyo sa timeline nyo. So, kung ano man yung nandito sa timeline, magre-reflect po siya dito sa section na to. Ang ginagawa ko guys, usually, kunyari, natapos ko na tong clips, yung mga i-upload ko sa YouTube or makakrinate ko na videos. Usually, ginagawa ko. Tsaka ko siya nilalagyan ng color grading. Yun yung lagi kong hinuhuli. Pag nag-aayos ako ng video, mas inuuna ko yung timeline niya. Yung mga sound effects, mga ganun. Kasi pag naayos na yun, madali na lang mag-color grade it. Ako, yun lang yun, personally. Ganun yung sequence na ginagawa ko palagi sa pag-edit ng video. Lagay na video clip sa timeline. Lagay ng audio sa timeline, then maglalagay po ako ng, kung may B-rolls man, ilalagay ko rin siya after ko i-edit yung mga video clips ko. Then after that, ang ginagawa ko po is mag-color grade ng video. Let's say for example, ito, kunyari, tapos ko na yan. Ang gagawin ko ngayon, tsaka ko mag-color grade. Example, itong clip na to. Then, usually, hindi ko kino-color grade direct itong clip na to. So, ginagawa ko, naglalagay ako na adjustment layer. Yan. So, dyan sa adjustment layer, ano tayo sa effects, type yung Lumetri color. Yan, lalagay ko to mismo dun sa adjustment layer. So, then punta tayo dito sa effects controls. Yan, as you can see, dito nyo siya makikita. Ayan, Lumetri color. Then yan, dito na ako nag-start mag color grade na clips. Say for example, ito nga tsunami. By the way guys, ito palang Lumetri scopes. Dito ko chine-check kung overexposed, underexposed yung aking video. Dito ko rin makikita kung sobrang or yung video ko. So, dito ko siya chine-check. Usually, ito yung nagiging guide ko for nga kung oversaturated yung kulay nung clip na kinolor grade ko. So, yan, kanyari. Sample lang ng pagkakulay ko kung paano. Kita ko lang. Ito yung pala, ito pala yung clip namin aso, si Panda. Sobrang clip niya, promise. Highlights. Export ko na po siya. Turuan ko po kayo paano mag-export dito sa Premiere Pro. File, export, media. Usually, ang ginagamit ko dito is H.264, tapos gamitin nyo po guys is kung ipopost nyo sa YouTube. Ito po ginagamit ko usually, YouTube 1080p HD. Meron din naman siyang 4K, meron namang IPVPN yan. Ito, YouTube 1080, meron ding 4K, pero usually 1080 ay happy na ako sa 1080. So, yan. Yan ang pinipiloy ko. Pwede rin naman 4K. Pero, stick to 1080. Then, guys, dito ko nilalagay yung title ng videos.
click export. Na-export ko na siya. So, after nyan, tapos na. Pwede nyo na siyang i-upload sa YouTube. Ganun ko po ginagawa yung aking YouTube videos. So, I hope na tulong ko kayo kung paano gumawa ng YouTube video. And sana nagustuhan nyo itong small tutorial natin for your making vlogs or videos and stuff. So, that's all for today. Sa susunod ulit, guys. So, thank you. Hi, Kate! Ah, ready ka na? Nakaga mo. Kakain tayo, McDo. Tara na. Ganun po. Tapos na tayo, ha? So, anong ba-vlog mo ngayon, ha? Hindi ko alam. Hi guys! Mag-vlog tayo ngayon dito sa McDonald's kasi hindi ako nakapag-vlog nung Teacher's Day kasi absent ako ngayon. Dito tayo sa McDonald's New Manila. So, let's go! Pala sila kali tapos si Tofu na hindi ko alam kung bakit. Bakit sarado? Bakit ito? Dito! Bakit nga pala pakito pangalan niya? Kasi nung binili namin siya, pakito na talaga siya. Dito ka lang, diyan ka lang magstay. Caitlin, sara mo! Dito ka lang. Dito ka lang. Hindi, huwag ka to, may umupo ka lang dyan. Ako bahala sa'yo. Hi! Hi! Kay? Kali! Mama! Huwag ka tumakbo, huwag ka tumakbo! Labas, bilis! So guys, binundaan ko yung aso. Pero, inatakin nila ako. Buti mabait si Oreo, you know. Ayan na po yung vlog namin. Sana po nag-enjoy kayo. At make sure mag-subscribe pa kayo sa channel ko. Link in the description below. So, bye-bye guys! Sige nga! Hi!
vlog tayo. Ano, project ko po ngayon sa TLE. Nakalimutan ko kasi mag-vlog ng Teacher's Day kasi absent ako. Kaya gagawin na natin ngayon. Ngayon, dito sa New Manila. Asan na ngayon? Asa McDonald's tayo. Okay. Kakain tayo ngayon sa McDonald's. Kakain ako ng hotcake. Tapos dun tayo sa kabilang room. So let's go. Hi guys, today mag-vlog tayo sa McDonald's, Emily. Kasi di ako po nakabag-vlog ng teachers ay upset kasi ako ngayon. Kaya kain na tayo. Hi guys, that's it. Bye guys, that's it. Woohoo. Mano! Ay, hindi nga ako.